both local and foreign. Ano? Ito ba, paano mo ito ikumumpara itong class of 2018 sa istorya niyo na alam mo na magbigay ng takot at interest sa mga kapitulo? This is very different kasi parang hindi pa natatakal yung virus. Tapos, more than horror, this is more suspense, thriller. Tapos, may action din siya. And very interesting yung mga characters. May mga kakapitan silang mga characters. Out of the 24 characters, kayo talaga silang makakapitan. So hindi lang yung character ni Nash or ni Charlie or kay Kirai. Meron silang malolove na characters na parang feeling ko after nila malalabas, pwede siyang pag-usapan. And I think it's also yung pelikula mismo or yung topic mismo kasi medyo pinalit kasi namin yung suspense, thriller and horror genre. So naglagay kami ng iba-iba pang genre like comedy and action. So parang hindi ko after yung mapanood ng audience yung pelikula. It's a topic for conversation, I think. So it's an original? Hindi siya masyadong original. Na pinali namin, anything for Philippines, parang bago siya kasi wala pang nagtakal ng virus. Kung paano nag-atake yung virus sa isang buong lasa, wala pang sa Pilipinas. So, I think bago din siya and I think exciting din siya for the viewers. It's something new. Thank you po. Hi, Rosana. Ngayon, Kirai, kung nabibigyan ka ng pagkakataon na maka-invento ng isang virus, ano ito at bakit? Virus na kapag nahawaan ka, magiging mabait ka. Hindi ka na magiging malungkot kahit ilan. Next naman! Ay, grabe! Kasi feeling ko, sa pagiging tao, or pag kaya tayo nandito sa bundok to, gusto lang talaga ni Lord, or nandito tayo sa bundok to dahil para maging masaya tayo at enjoy natin yung buhay. So feeling ko, ang pinakamahalaga, hindi love, kundi happiness. Kasi ang love, nag-fade, ang happiness, dapat hindi mawala. I'm so happy. With everyone. Si Alan Jones, may tatanong na. So Alan! Like, Kirai, anong role mo talaga dito? Ito ba yung mga matay tao? Ano po, gold star? Hindi yun, joke na. Ako po si Venus. Hindi niya alam yung pangalan. That's the shoot siya, hindi niya alam yung dialogues niya, yung character name niya, yung character ng ibang... Mag-i-explain ako, ganun lang talaga ako brainy. Hindi ko kailangan magbasa ng script. Aray! Hindi, seryoso po talaga. Ano si Venus? Anong silbi niya dito? Silbi? Wala. Sa totoo, wala naman akong kwenta dito. Wala. Pampagulo lang, pampadami, I guess. Hindi, ako siguro yung magpapaanghang ng pelikula na to. Wow! Sili ko. Mahal lang kasi ang sili. Paano? Meron kang... Sabi mo kasi kanina sabi sa baba. Oo, kasi hindi lang virus ang mga nangyayari dito. Kasi umabot... Tinanong niyo ako kanina kung gaano ako kami. Oo. Umabot ako sa punto na pinapatay ko na rin ang mga tao. Ganon, oo. Ayos, so... Okay lang yun. Na-virus ka rin. Ha? Kasi ayoko na isipin niyo na puro virus lang eh. Gusto ko... Marami kayong maisip sa utak niyo kung anong mga ginagawa namin at mga ano pang gagawin namin sa pelikulang to. Wow! Yeah. Okay, other sa Nashley. Oo, so gaano ka... Kasi sa dami nga ng pelikula na may mga virus, di ba? Diba? Mga ganyan, mga kasombihan. Nagiging zombie ba pag na-infect? Ano, Char? Ano nangyayari? Actually, hindi po siya zombie eh. Yung iba kahit hindi na-infect zombie. Kasi yan. Kagaya nung i-explain po ni Nash nung unang press ko, parang di ba po pag zombie, brainless, di ba? Wala talagang utak, ganun. Uh-oh. Ito po kasi parang yung epekto po ng na-infect ay parang nagiging sobra dun sa kung ano man siya in real life. Kung kunyari sobrang parang mahilig siya tumugtog, so ayun, nagiging aggressive. Kung ano nga ba kung ano siya kung
musician siya, sobrang parang tumitindi yung skill na yun. And siguro bubukod dun sa mismo virus na tinutukoy namin, yung isa pang virus na silent virus siya eh. Yung tipong, pansin niyo sa trailer, ang nag-aaway-aaway po hindi lang naman yung parang mga zombie eh. Kumbaga kahit mga hindi infected na tao, napapatayan sila. So yung virus siguro na yun, kapag anong gagawin mo kapag nakulong ka sa isang lugar, tapos wala kayong makain, wala na kayong ibang gagawin kundi magpatahe para mabuhay. Nagiging psychological. Psychological. More than anything, yung virus lang yung trigger para magkaroon ng dynamics and yung palitan ng politics within the cliques and within the students. So parang meron din human interest doon aside from the virus. So parang hindi lang siya virus-virus. So parang meron silang, ang antagonist dito, virus, each other or one another, the whole class, kung sino yung mag-survive, survival of the fittest, ganun talaga siya. Okay, since inaabangan din siyempre ng Nashlyn fans yung kung may mga moment tayo dito together. Kasi hindi naman porque suspense thriller, wala na mga sweet-sweetan, kilig-kiligan, ganyang moment. So meron pa kami, may expect na ganun from Nashlyn? Meron. Meron naman. Okay. Meron naman. Meron. Medyo... Meron. Madami. Hintayin nila. Pero hindi kasi yung sweet-sweetan na ano eh, di ba? Hindi kasi Direk Burbs gumawa ng sweet-sweetan. Ano siyang klase gumawa ng sweet-sweetan? May consequence na violente. Ah! So nagsasakitan, ganyan? Oo, sa trailer po nakita niyo nasapak ako, di ba? So, hindi kayo ni Char? Ano mga... Oo po, nasapak ako ni Char. Ha? Lord. Diba? Hindi naman totoo. Asa totoo po eh ba? Hindi, sa pelikula. Sa pelikula, oo. Oh, pero may moment na mga kikiligin din yung fans. Of course! Siyempre po, hindi yan mawawala. Diba? Alam nyo ba? O meron bang nagarap na ano? Inaabangin yung kissing scene nyo ha? Ina-anticipate yun ng fans. Oh, meron ba? Flying kiss. Papangal! Kiss. Pangal pala nung kissing kiss. Ano ba? Hindi, ano na yung pinaka-ano, Char? Sabi mo, nahirapan ka sa film na ito, di ba? Ngayon ba lang ginawa ito? Ano yung pinaka-mahirap na pinagawa sa inyo ni director? Ginawa mo sa movie? Pinaka-mahirap na nagawa ko sa movie na ito. Wala pang warm-up eh. Grabe, day one pa lang, pinahirapan ako ni Direk Bibbs. Na mapapalat niyo rin naman sa first part ng film. So, dapat din nakabangan kung ano yan. Ano yun? Hindi ko po pwede sabihin eh. Actually, pwede ka na sabihin? Pwede na ba? Pwede ka na sabihin? Oh, ano ba yun? Bawal sabihin. Bawal sabihin. Bawal pa sabihin. Spoiler ba? Spoiler. Pero ano siya, something na iniingatan kasi lahat ng tao yun. So parang ako, nilet go ko siya para sabihin. Oh my. Hindi naman. Iniingatan ng tao, nilet go mo? Charlene, ang kaya! Pinigil kayo. Hindi yun yun. Kiray? Yung ba yun? Hindi ko na-inform siya. Bakit? Ano? Ako lang? Ano ba hindi ko na-inform? Hindi ko kasi nagbasa ng script. Hindi mo kasi alam kung ano yung tinutukoy ko kaya hindi mo binasa. Hindi ko kasi nagbasa ng script. Okay, Ray, sa ano yun? Iniingatan ng lahat ng tao na ibinigay niya. Ano yun? Wala akong alam dyan. Kasi siya nagbasa ng script. Sabi nung mga T-Rex, hindi pa ito pwede sabihin. Sayang. Pero mapapanood na nila. Mapapanood naman nila yan sa unang part pa lang. Umpisang-umpisa, mapapanood na nila. Pero sabi mo, hindi yung inisip sa akin, Char, ha? Ay naman. Ba't naman? Hindi ka ba pwede ito? O, ito. Unang part, eh, papakita. Iba yun agad? Parang hindi yata pwede ipakita. Ano, clue? O, clue daw. Ano? Ito, may buhok siya. Ano yung kiray? Ano ba? Totoo naman na. Oh, pumigil ka na. Ipupush ka ni Sir Alan. Sige. Ay, ikaw na, Nash. Ano yung pinakamahirap mo? Sa akin, ano? Para pagkatapos ko siya, wala na mas hihirap kung siya siya yung... Ano? Ano yun? Nilet go mo dun. Ano yung nilet go mo dito? Ano po, Yung actions, yung inner action star. Wow! Yung Ricardo Dalisay. Ba? Kumawala. Kasi ano eh, yung
Gusto ko lang i-comment yung mga fighting directors natin kasi sobrang hindi sila yung traditional na Pilipina. Alam niyo yung mga ganun, modern na yun siya, morning choreography ginagawa nila sa like mga John Wick, kung napanandi po yung John Wick. Yes, I love it talaga. Ganun? Ganun yung parang, well guns, pero parang siya ganun. Ganun mga galing na? Like yung mga scene ko, the joke. Ito to. Okay, o si Jake Tell naman. Kayo rin may mga sweet-sweetan moment ni kayo dito. Yes! Kasi na-expect din ng fans niyo, ha? Of course! Kasi po yung role ko, dati po binubuli ko siya. Kasi sex-sweet girls nga po ako. Tapos eventually, parang magiging crush ko siya. Ay! Totoo ba ako sa... Excuse me? Ang totoo. Ano ba totoo ba or what? Alam mo, ang totoo. Ay, ano yung totoo kay Ray? Yung nasa totoo, actually mag-expo sila. Ah, may ex ba kayo, Kiray? Saan yung isang mic? Medyo nahihapit po ako, Marty, kasi may expo sa kaligid. Oo. Ew! Ha? Maka-ew ko naman? Wow, ganda! Not my type. Oh? Si Iggy Boy yung type. Oh, CJ. Meron kami mga sweet-sweet scenes. Siguro ako yung parang laging kapag nialambin niya ako, ako yung parang pagbebe po siya dito. Pero ganun ako dito. Pero okay, maganda po yung ending. Meron naman yung mapupuntahan. May. O si Jay, magdala ka sa ex mo si Kiray. Fake news. Ayaw na yun. Mayroon na siya sa akin. Atas po kasi ng standards ni Kiray. Hindi ko maabot kasi si CJ. Hindi ko maabot siya. Pera-pera lang si CJ. Pera-pera. O, ano yung pinakamahirap na eksena na ginawa niyo? Yung fight scenes din talaga. Siguro, kasi... Sino ka fight scenes mo? Mga sundalo lang. Mga sundalo yung mga kalaban ko. Ako po, siguro marami po akong pinakita dito sa pelikulang to na like, yung nagpapatawa. Pero may side din po kasi ako dito na magpapaiyak sa mga tao. So, sana po abangan nila yun. Okay, thank you. Good luck. Ito.